Naputol ang maganda na sanang paglalayag ng PLDT sa kanilang sunod-sunod na panalo nang makabangga nila ang nangunguna sa ranggo at defending champion ang Creamline Cool Smashers. Winalis sila in 3 sets. Hindi sapat ang dig at receive ng PLDT upang pantayan ang mga malalakas na atake ng Creamline. At Valdez, sobrang proud naman sa Gidley na nagulat pa nang makuhanan ito ng kamera na chine-cheer ang kanyang mga kupunan. Kailan kaya siya makakabalik sa paglalaro? Mukhang na-miss na siya ng mga volleyball fans. Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Naibook ng Creamline ang unang tiket sa 2023 Premier Volleyball League All-Filipino Conference Semifinals at ang ika-11 straight playoffs nito sa pamamagitan ng 25-20, 25-21 at 25-17 na panalo laban sa PLDT nitong Martes sa Phil Sports Arena. Si Sed Domingo naman ang hinirang na player of the game na nagkaroon ng 17 points, including 15 attacks at 2 blocks. Matapang na sinasagupa ni Sed ang 6-footer na si Palomata. Hindi naman kinaya ng PLDT ang malalakas na atake ng Creamline. Bagamat sila man ang nangunguna sa receive at digging, ay hindi pa rin ito sapat upang pantayan ang nag-iinit at naglalagablab na mga atake ng Cool Smashers. Pero nung first set, maganda ang umpisa ng PLDT. Pinapaulanan nila ng klase-klaseng atake ang mga Ice Cream Girls. Nahirapan ang Creamline na mabuo nila ang kanilang tempo. Subalit unti-unti naman nilang nahahabol at naitabla pa ni Sed sa kanyang quick attack sa score na 13-all. At sobrang dikit na ng laban. Hindi naman maiwasan ng high-speed hitters na magkapatong-patong ang kanilang mga unforced errors. Dahilan upang mas makabuelo pa ng husto ang Creamline, kaya nasungkit nila ang unang set. Sa second set, maganda ang ipinapakita ng high-speed hitters sa umpisa. Pero matyaga at magaling na nahahabol ng Creamline ang puntos. Pero di pa rin matatawaran ang intense ng mga long rallies. Grabe pa rin ang bakbakan sa pagitan ng dalawang kupunan. Lalo na si Morente na kayod kalabaw sa paghampas ng bola. At wala pa rin lapagan ng bola. Ito namang si Sed ay walang takot na sinasagupa ang 6'3 na middle blocker na si Del Palomata. Naging tinik naman nila si Galanza sa kanyang pagiging maliksi at hirap silang depensahan ang kanyang bola. Ilang beses rin na block si Morente ni Pangs Panaga. Madalas naman bantayan ang number 1 spiker na si Michelle Gumabaw. Pero si Tots ay unstoppable naman sa kanyang mga off-the-block hits. Hindi naman masyadong nakaporma si Mendres dahil sa bantay sarado ito. Kaya nasungkit ng Creamline ang second set sa score na 21-25. Sa third set, Creamline naman ngayon ang nangunguna. Hindi naman umubra ang kapangyarihan ni Cass Arado sa malalakas na jump serve ni Tots Carlos. Sa pagkakataong ito, lumaban pa rin ang PLDT sa hampasan at depensahan. Ngunit di pa rin nila mapigilan ang Creamline sa atake. Lalong-lalo na si Nalgalanza at Carlos. Tinapatan naman ni Gia ang middle blocker nilang si Del Palomata sa mga quick attack ni Sed Domingo. Bagay na di nila kayang pantayan, kaya nakuha ng Creamline in 3 sets ang laban. Si Tots ay nakapagtala ng 18 points including 15 attacks at 2 service aces with 7 excellent digs at 14 excellent reception. Habang si Gemma Galanza ay nagkaroon naman ng 11 points. Gayunpaman, hindi man nakuha ng PLDT ang panalo pero nanatili pa rin sila sa kanilang pwesto. Si Morente ay nakakuha ng 12 points habang si Mika Reyes naman ay nakapagtala ng 11 points. So that's it! Please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching! Okay.